Okay, so hi guys, eto na naman tayo ulit ngayon sa ating review, unboxing, keme, na ayan. So ngayon, bago natin idalin doon, nga pa, sige sabihin ko, meron dalawang package na dumating galing Lazada. Pero bago yan, gusto ko lang baka napapansin nyo ang ating section ay mga nakaupo ngayon. So, kasi lagi silang nahuhulog. So ngayon lang naman, para behave sila. So, ito ay dalawa. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Una, yung dumating ay hikaw ng santo ko, ng birhen ko. So, binili ko siya sa Lazada, ngayon lang dumating. And then, also, magkakaroon tayo ng review sa isang Takara na seamless doll. Nakita ko lang siya sa Shopee. So, sa Shopee pala ay isa Lazada. Second hand ito. Since inaman tayo sa 1:6, mami, re-review natin at first time ko lang makaka-encounter ng Takara na seamless. So, sabi as good as new. Pero, unahin muna natin yung una nating unboxing. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi excited. Ito yung matagal na sa cart ko. Pero, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong bilhin. Alam nyo na, ordinaryong mamamayan lamang. Hindi naman lagi nakakabili. Ora mismo, kailan magustuhan. So, at least binigyan ako ng pagkakataon ni Lord. So, ito yun. So, buksan natin siya. Medyo, ganong kita sa camera. Yan. Teka lang. By Ninja Van. Ang Lazada lately, hindi ko alam ba't ang tagal nilang mag-release ng order. Kasi ang tagal na nito, halos kasabay ng ibang order ko ngayon ang nagdating yan. So, tingnan muna natin ito. Yan. At ang ating mga mini basurahan. Dahil ang dami kong package ngayon mula sa online. So, ginagawa ko silang mini basurahan dito. Ayan. From Ninja Van. Yes. Yun. So, guys. Sobrang laki ng balot. Pero gusto ko lang share sa inyo. So, ito'y drop earrings na isusuot ko sa birhen ko. Ika lang, ha. Sobrang laki ng package. Hindi ko alam paano. Kakahiya naman sa hikaw, diba? Kamusta naman ang environment? Ayun lang hikaw, guys. So, tingnan natin siya. So, it's a drop earring na matagal ko na itong sinisipat-sipat. Sa'yo siya na ako medyo madumi kukuha, ha? Bigla na ito. Tingnan lang natin. So, ito siya. Ah, medyo baliko. Pero di bali, okay lang yun. So, kita ba? Dumi na koko ko. Yan, teka. Hirap makita. Sali. Ayaw talaga niya. Teka. Bihira yun. Yan. So, yan siya. Dalawa. So, balik na natin, hindi naman ito yung ating main attraction ngayong araw na ito. Nakita nyo lang ang aking koko. So, tagal na natin. Now, andit na tayo sa highlight. Andito yung taran! Yung Takara body ng seamless. Again, I got this second hand. So, tingnan natin kung ano ito. Sabi naman kasi as good as new naman daw ito. Dali lang, ha? Okay, yan guys. So, bubuksan na natin siya. Medyo curious, excitement. Medyo nabawasan kasi ang tagal din dumating. Pero tingnan natin, na-excite pa rin naman. Actually, kasi first time kong nanito. Nag-review ako sa YouTube nito. Hinanap ko. Parang hindi ko maintindihan kasi puro mga Japanese ang ang mga sinasabi doon. So, tingnan natin. Ayan. So, eto siya, guys. Ito lang. Nalagyan natin yung plastic tape ko. And, tingnan natin. Sana maganda. Ang sabi dun sa description as bendable, tapos meron siyang libreng blank head.
So, meron tayong room for art and deco dito. So, uy, medyo mukhang promising. Kita nyo ba yung silhouette natin? Ta-ta-ren. Uy! Para siyang ano, yeah, hindi natin. So, and siya, guys. Pang teenager yung katawan. Uy! Guys, look, oh. Medyo madumi, second hand nga siya, pero akala ko mga ano to. Teka lang, ha. So, Takara. Hindi ko alam kung paano pagka-bend dito. Hindi ko alam kung siya ay may yung articulated skeleton o basta wire skeleton lang, malalaman natin. Siya mukha yung wear and tear niya halata na. Pero di bali okay lang yan. I got this. Mura lang naman. Pero yung kanyang ulo ay animated na animated. So, ito. Hindi ako nagkakamali, ang connection niya ay pang Barbie. Pero siya ay parang hard rubber. So, so far so good. Tingnan natin siya. Ah, wire siya. Tapos, yung mga gantong part niya ay solid. So, nabebend lang mismo ay yung ganito. Yeah. Tingnan natin. Hindi siya ganun kaano, guys. Pero it's okay kung ano, parang maganda tong ano, pang-customize. Pero okay na rin. 1:6. Kailangan mo ng stand para dito, hindi siya katulad tong mga to na pwede siyang stand alone. So, Takara. Hindi ako gaano nakapag-review tungkol dito. Boobs niya matigas. Tigas ng boobs, guys. So, ayan. So, papangalanan ko siyang Winona. So, for the price, okay na rin. Hindi na rin masama. Pwede nating itry yung ibang pandito. Teka, tingnan natin, ha. Pero may kong si Pila. Mukhang abnormal. Itry nga natin. Ang galing ko yung ano niya. Yung connector niya sa loob. Hindi sila pareho ng ano eh, ng skin tone. Okay. Yung totoo, hindi ako ganun ka-satisfied, pero okay lang dahil sa price, sa curiosity na rin. It's a good addition to my collection ng 1:6 kasi hangga't maaari, yung anatomical yung kinokolekta natin dito, ko anatomical. Pero okay na rin naman siya. So, tingnan pa natin. Tapos yung ibukaka, wala. Hindi siya katulad dun sa mga Jayu at Paisen na meron. Pero okay na rin. Ito yung mga tipong okay. Ay, hindi na bebend, guys. Tingnan. Parang pahirapan. Teka. I'm not sure kung anong taon to ginawa, pero kasi yung matigas yung torso niya, guys. Hindi siya articulated. So, solid. Pero, naiyuyuko siya. Naigaganon siya. Yan. Pero ito ay yung sideways niya, hindi. Ito ang igagalaw mo para makuha yung pose na gusto mo. Para magandang gawing Sailor Moon to, ah. Tingnan natin. Ako! Si Sailor Mars! Charot. So, yan ang ating mini review. Teka, hindi siya tumatayo. So, salamat sa panonood. So, ito ay by Takara. I don't know yung kanyang ano, mga accessories niya.
Yan. Paa. So, thank you for watching, guys. Bye-bye!